Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, meron po tayong update mula kay Andrew tungkol sa kanyang asawa na si Jeremy. So, let's watch this. Yun guys, update ko lang kayo. Good news. Bumababa na yung kanyang sodium level. Actually, malaki na yung binaba, pati yung creatine level niya. Magaling yung sobrang husay ng mga ating attending doctors, kahit yung mga nurses natin dito sa ICU. Sa third floor, they're very, very good and very, very effective. Talagang para ako nabunutan ng tinig sa dibdib. Every time nakakausapin ko yung ating nephro doon, yung pulmo, parang dahan-dahan akong nawawalan ng ano, ng worry. So everything is going smoothly. Maganda yung kanyang ano, maganda yung response din niya, nakakatuwa. So medyo dahan-dahan nawawala tayo doon sa critical situation. Ang hindi lang magandang balita is habang bumababa yung kanyang sodium level, tumaas naman yung kanyang potassium level. So ang advice ng ating mga mahuhusay na mga doctors, especially yung ating nephro at saka yung ating main doctor, na kailangan niyang mag one-time dialysis. So itong one-time itong isang beses na dialysis na ito na gagawin sa kanya para lang matulungan yung kanyang kidney, yung kanyang katawan na i-withdraw yung excess toxin, lalong-lalo na yung potassium na nagpapabigat sa pakiramdam niya. Ito yung nagpapahirap sa kanya. So, papakita ko siya sa inyo ngayon kasi naka-video call kami ngayon. Sabi ko, gusto ko makita. Sabi ko kasi, safe na safe siya dun sa ICU, of course. Wala, gusto ko lang, kahit papano, para marinig niya yung boses ko. Kahit hindi niya ako kasama pa doon. Pero pupunta ako doon in a while. May hinihintay lang ako dito sa bahay. Malapit lang din naman ako sa kanya. So in a while, nandun na din ako sa ICU. So ito siya ngayon, natutulog lang din siya habang dinadialysis siya. Sabi naman nila, ayan, wala naman din siya talagang mararamdaman. So, sabi naman ng ating mga doctors, after nitong one-time dialysis na to, giginhawa daw talaga ng sobra yung pakiramdam niya kasi right now, itong potassium na to ang nagpapabigat sa pakiramdam niya. So, rest assured, sabi nila, after nitong dialysis niya, iginawa yung pakiramdam niya ng sobra. So, nag-start tayo ng around 8 p.m. So, ang tapos nito siguro mga around 3 to 4 a.m. I think. Kasi mga, alam ko, 6 to 8 hours to eh. So, update ko kayo. Kasi sabi ko naman, video call nila ako para. And then, post-mix na rin po, kapag nagsatak na po tayo ng fluid inside, i-double check po, para ipo-compare. Okay, thank you. Teka, lalabas muna. Pinalabas muna sila sa ICU kasi kailangan siyang kuhanan ng x-ray. So, siyempre, safety precaution natin. Pag kukunan ng x-ray, bawal talaga sa loob kasi may radiation. Pero mabilis lang naman yun. So, kukunan lang siya ng x-ray para 100% sure tayo. Pero, yung dialysis ongoing. So, update ko kayo every now and then, guys. Ha? Thank you very much. Thank you. Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat ng nagdadasal kasama ko. Mamaya, pupuntahan ko siya. Tapos hanggang umaga na ako doon para ma-update ko kayo every now and then. So guys, samahan niyo ulit ako magdasal. I-pray natin na bigyan siya ni God ng matatag na puso. Pahiramin siya ng ating Panginoon ng maraming time.
So, ayun lang. Ayun yung pinaka-latest update sa kanya. So, thank you very much, guys. Opo. Nagising siya ngayon habang dinadialysis, guys. Ayun siya, oh. Gising siya ngayon. Hi, Mami! I love you! Ayan na. Gising siya ngayon. Hello, my love! Pupuntahan kita dyan maya-maya. Nandyan na ang daddy. Ayan, guys. Gising siya ngayon. Yung dialysis siya ongoing. Dialysis po. Oo, ayan. Ongoing dialysation siya. Ayan. Hello, Mami. Maya-maya, nandyan na ang daddy. Ayan siya, na-relax na si Mam. Narinig na lang kayo. I'm so proud of you. Lakasan mo lang yung loob mo, ha? Maya-maya, nandyan na ang daddy. Pupuntahan kita dyan, ha? Wait mo ko. I love you. Oo, kita niyo, sumasagot siya. Sumasagot talaga sa akin yan pag kinakausap ko yan. Kahit minsan, antok nga yan. Nagre-respond sa akin. Antok pa yan. May anti-instance pa yan. Oo nga. Maya-maya, Mami. Nandiyan na ang daddy. Hintayin mo lang ako, ha? Opo. Ayan siya, oh. Nakakatawa. Gising siya ngayon. She's very conscious, guys. So, ayan. Di ba nakakatawa? Wait mo ako dyan, Mami, ha? Dyan ako maya-maya. Opo, after lang pala eh. In-adjust na nila, Doc. Sir, kaya naman daw ni Ma'am. Ah, talaga? So, 4 hours na lang? Ma'am, strong ka. Ganun naka-strong, ha? Wow. Hindi na 6 hours yung ano niya, dialysation niya. 4 na oras na lang. Very good. Oo, daw, sir. Oo, sir. Strong talaga. Ganda naman yung response niya doon sa ating mga treatments and medication na ginagawa sa kanya sa ICU. Rest assured, guys, mahuhusay lahat. Grabe. Actually, believe ako doon sa mga attending doctors and kahit yung mga attending nurses natin sa ICU. Nabunutan ako ng tinig sa dibdib na kailangan pa rin natin yung maraming panalangin. Kailangan ko pa rin, mga kapatid, yung inyong dasal. Kasi andun pa rin siya, syempre, sa loob ng ICU. She's still fighting. And as you can see, she is very, very strong. Kahit na kaliwat kanan yung mga nakakabit sa kanya, kahit na masama yung nararamdaman niya, talagang pag tinanong mo kung okay lang siya, ikukurap niya ng ganito yung mata niya. Para lang sabihin niyang okay siya. So, she's very strong. So, samahan niyo na lang ako, mga kapatid, mag-pray. Sana bigyan siya ng Panginoon ng enough strength na kailangan niya para dito sa 4-hour dialysis niya na to. Thank you very much, guys. Maraming salamat. Love you. Thank you. Update ko ulit kayo mamaya, ha? Thank you, mga kapatid.